Hi mga my loves! So welcome back again to our part 2 video ng aming vacation dito sa Sombrero Island, Burias, Masbate. So from San Rafael, Burias, Masbate, nag-travel po kami papunta dito ng almost 1 hour kasi nga po dahan-dahan lang kami, no. Medyo nakakatakot sobra yung lakas ng alon pag nasa kalagitnaan ka at makikita mo talaga nang wala kang kasabayan. So kapag pupunta dito, dapat ganito kalalang yung bangka ang sakyan, no? At the same time, magpipray ka kasi lalo na kapag hindi ka marunong lumangoy, talagang nakakatakot. So yun na nga po, pagpunta kasi namin dito, medyo makulimlim ang panahon kaya medyo malalakas yung alon. So ayan po kami, thank you so much Kuya Sam Boat, sa aking pinsan and sa aking uncle na napaka-generous nila na pinagamit nila ang kanilang bangka. At the same time, wala po kaming binayaran dito. All free yung pagpunta namin dito, no? Kasi yung pinsan ko ay may ninong pala siya dito na nagmamay-ari ng resort. So kung gusto nyong pumunta dito mga my loves, PM nyo lang po ako para ma-refer ko po kayo at magkakaroon kayo ng discount. So anyway, here is the aerial video po ng Sombrero Island, no? So nag-search pa ako sa internet kung gaano kalawak tong isla na to. So parang umabot lang po siya ng 10 hektarya. So napakalit lang po ng isla na to at lilibutin nga po natin ito, ang kabuuan ng isla na to. So ayan, kung mapapansin ninyo, merong mga nipahat. Ayan po, so ayan yung mga room nila for accommodation. Ayan, so marami-raming tanim na din po, no. And as you notice, mas yung buhangin dito sa likod na part ay mas maputi. At yun nga lang ay medyo mabato, kaya mas magandang maligo dito sa harapan. Siguro dahil mabato, dahil siguro sa alon na nagmumula dun sa kabila. So ito yung pinakang famous nila na sombrero. Ayan, yung bato na yan. So magkahiwalay sila. Hindi na namin tinangkang puntahan yan kasi medyo natakot na kami. Naisip ko kasi baka may hihila sa amin kapag pupunta pa kami doon na lalangoy lang kami. The same time, hindi nga kami marunong lumangoy. Ayan. So ayun na nga po ang kabuang video ng Sombrero Island. So ayan po. Dito is medyo mabatong part. So, yun po yung bangka namin. Ayan. As you notice, no guys, mga my loves, napakalinis ng isla. Napakatahimik at napaka-peaceful po ng paligid. So, napaka-simpleng pamumuhay ang mga tao dito. Pero yung mga nagmamay-ari nito is hindi talaga sila nag-stay dito. Parang seasonal lang yata sila. So, kapag meron lang silang booking, no? So, karamihan na nagmamay-ari nito, according to my cousins and uncle, ay taga San Rafael lang din. So, ginawang private na ito, no? Dati ay hindi naman. So, syempre, ganun naman talaga, diba? Kapag maganda yung pwedeng gawin tourist spot, ay talagang maraming magkaka-interest na bilhin yung property. So, mabalik tayo sa ating bangka. Ayan po. So, mag-high lang po tayo. Maya-maya niyan, magtatalunan na. Hindi na ako nakapag-intay, hindi na ako nagbihis, hindi na ako nag-sunblock. As in, tumalun na kaagad ako. So, sobrang lamig ng tubig at talaga namang napaka-clear. So, ayan po. Okay, ikuti na po namin ang buong isla kasama ng aking mga anak at ang aking mga pinsan. So, ayan. Tara, maglilibot na po tayo. Ayan, so isang kaway naman dyan sa ating drone. Ayan, ang aking pamangkin na si Sam na naka-green. Sobrang accommodating. Talagang sobrang entertain niya kami sa vacation na to. Ayan, may naglalakad na nakapaas. Sumunod, hindi siya aware na maglalakad. So good luck girl, may ikot mo rin ang isla na yan. Actually, naikot niya talaga. Record breaking yung ginawa niya. Sobrang tirik ng araw, alas 12 yan eh. Naglakad ng nakapa. Actually, sunog po talaga kaming lahat dyan kasi tirik na tirik yung araw, no? So, ayan mga my loves. So, ayan. Puntahan naman po natin itong nakahiwalay, no? Magkagalit sila. So, ito yung kung mapapansin niyo kapag kamalayo. Talagang hugis sombrero siya. Pero, wari ko, hugis mangkok siya, eh, no? So, gusto ko talaga sana pumunta dito kaya lang hindi na maka ano yung bangka kasi nga mabato. So sabi ko,
sige, i-draw na lang. Medyo nakakatakot din baka kasi pagpupunta dito ay may pirana. Alam mo yung mga imagination. So ayan, dahan-dahan nating ikutin. So medyo nagkaroon ng malfunction dito mga my loves kaya hindi na itaas masyado. So sabi ni Noah, habang nagdo-drone siya ay nung nasa taas, nawalan siya ng signal, no? Anyway, parang medyo konting mystery, no? Nawalan ng signal, kaya parang may napansin nga daw siyang something, no? Nung nasa taas, and inulit niya yung video na to kasi nawalan ng signal. So, ayan. Muling inikot, ayan. Paakyat. So, yung drone, dyan lang siya, ayan. Oh, hindi siya makapag-focus, no? Parang medyo ayaw talagang pag-focusing yung kanyang drone. Nahirapan siyang i-manage, no? Ayan, so, kaya ginawa niya is, muli na lang niyang inikot. At ayan nga yung aerial shot or aerial video ng sombrero. Napakaganda ng mga my loves. So, napaka-peaceful ng paligid. Puting-puti yung buhangin. At talaga namang maliit lang siya, no? Kayang-kayang ikutin ng ilang minuto lang. So, ayan. Babalik na po ang drone sa kanyang base. At ayan po kami. Napakatagal naming maglakad kasi panay kami. Picture, picture, picture dito, picture doon. So, ayan. Nakabalik na kami dito sa aming bangka sa base. Oh, grabe. Paka-amazing. So, nilibot namin yung isla. Napaka-amazing and talaga namang worth it lahat. Yung pagpunta mo dito, yung vacation mo, yung inagipunan mo, sobrang worth it kasi sobrang napaka-amazing ng place. Kasi